Kapag sinabing Terence Romeo, ang unang iniisip agad ng mga tao ay kontrobersya, buwakaw sa laro, laging napapaaway sa court, nalink sa artista, balita tungkol sa kanyang former wife at marami pang bagay na negatibo tungkol sa kanya, at atin pang alamin ang 10 bagay na maaaring hindi mo pa alam kay The Bro, Terence Romeo. Sa number 10, si Terence Romeo ay minsang naging isang letranista. Naglaro siya noong high school sa Letran Squares sa UAAP ng 2 taon bago ma-scout at kunin ng FEU Tamaros noong 2009. Sa number 9, noong 2017, gumawa ng kasaysayan si Terence Romeo nang siya ang kauna-unahang Filipino basketball player na nagkaroon ng sariling signature shoes at ito ay sa ilalim ng isang Chinese shoe brand na Peak. Ang iba pang kilalang endorser ng brand ay ang mga NBA players na sina Tony Parker at Matthew Dellavedova. Sa number 8, ang pinangarap na team na mapaglaruan ni Terence sa PBA ay ang Barangay Ginebra. Sa kadahilan ng angkop ng ito at player na si The Living Legend, Robert Jaworski ang mga hinangaan ng kanyang ama noon pa man. At gusto sana itong tuparin ni Terence. Sa number 7, ang number 7 niyang suot-suot ay tribute niya para sa kanyang ama, pangarap ng kanyang ama na maging isang PBA player. At ito ay ginawang realidad ng cager ng San Miguel na si Terence Romeo, ang pangarap ng kanyang ama na si William. Kwento ni Terence na ang kanyang ama na si William ay dating varsity player sa Cebu at isinuot ito noon ang number 7. At magsimula pa lamang ng college si Terence ay ginagamit na niya ang numerong 7. Sa number 6, may halong Italiano pala itong si TR7. Ayon sa interview ni Kin Ito Henson sa kanya na ang side ng ama niya ay may halong Italiano. Sa apelidong Romeo pangalang naman ay tunog may lahi na pati ang wangis ng mag-amang si Terence at William ay mapapansin natin ito. Sa number 5, alam nyo ba ang kung ano ang kinakatakutan ng isang Terence Romeo? Simple lang, ito ay ang aso. Noong bata pa lamang daw si Terence ay aminado na siyang pasaway, kaya't kapag may mga aso sa daan ay ginagawa niya ito ng kalokohan at sa isang pagkakataon ay nakagat siya, kaya simula noon ay natatakot na siya kapag alam niyang may aso sa paligid niya. Number 4, alam nyo bang naging teammate ni Terence ang ngayoy kilala ng Coach Mav o si Maverick Bautista sa totoong buhay? Noong high school days nila sa FEU ay magkasama silang dalawa. At noong nag-PBA na si Terence ay nag-train pa rin ito sa ilalim ni Coach Mav na noy nagsisimula palang maging basketball coach na ngayoy sikat na YouTuber na Mav's Phenomenal Basketball. Sa number 3, kahit maraming negatibo tungkol kay Terence, ay alam nyo bang tumutulong din ito sa mga sakuna galing sa mismong niyang sahod bilang basketball player? Noong 2018 ay isa si Terence sa mga sumagot sa panawagan ni Robin Padilla na magkaroon ng tulong-tulong na donasyon mula sa mga artista, at sakto dahil childhood idol ni Terence itong si Binoy, kaya't isa ding karangalan sa kanya na makatulong para sa rehabilitasyon para sa Marawi. At nitong kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay nagbigay naman ng medical supplies itong si Terence para sa isang ospital at isang buong buwang sahod nito ang ibubuhos niya para makatulong. Ayon sa isang doktor sa General Emilio Aguinaldo Hospital ay noon pa man ay nagkukusa na itong magbigay ng tulong sa kanilang ospital. Nakasando or practice jersey pa ito minsan kapag dumadaan para mag-abot ng tulong sa ospital. Sa number 2, pagkatapos magkampiyon sa unang pagkakataon at maging MVP noong 2019, ang napakalaking bonus ng SMC kay Terence ay ipinambili niya ng luxury rare car na Chevrolet Corvette Stingray 2019 model, at noong panahong iyon ay nag-iisa lamang ito na kulay dilaw sa Pilipinas, ganyan magbigay bonus ang SMC. At para naman sa number 1, gumawa lang naman ng 83 points itong si Terence noong high school days niya sa FEU. Kalaban nila ang wala pang Panalong UP at tinambakan sa score na 104-43, bata palang alam na ang abilidad ng nag-iisang Terence Romeo. At ayan ang 10 mga bagay tungkol kay Terence Romeo. Abangan iba pang players na gagawa natin ng ganitong istorya.